Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa pang sa aming mga naligtas, Panginoon, sa aming mga bisita, Lord, mga nakabalik, Panginoon, we pray na kayo sila po yung mga gabayan din po, Panginoon, maintindihan po nila dapat nilang gawin sa stage ng kanilang buhay, Kristiyano, Panginoon, mga bisita namin ngayon, maraming salamat din po, Lord, maka-attend sila lagi, mga magtiwala sila sa inyo, at sila po'y mabusog, Lord, at matuto sa inyo salita. Ganun din po kami ngayon, gabi. Kayo pong magagabay sa amin. Kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakapo na po. Okay. So, good evening. Good evening. So, tuloy lang po natin sa Proverbs. Sinag-aaralan namin yung Bible. Diba? So, especially sa mga bata, napaganda ng Proverbs. Mga ano to. Mga bite-size wisdom na makuha natin. Okay, so verse 23, matay natapos. Hindi tayo natapos, di ba? Nagtuloy, ay, nag-message siya pala ba, no? Okay, sabi, a man hath joy by the answer of his mouth and a word spoken in due season, how good it is. So, natapos natin to, okay? Ibig sabihin lang noon, anong ibig sabihin nun? So, pag nagsalita daw kayo, dapat laging tama yung sinasabi nyo, tsaka yung timing. Okay? Baka naman ang init ng ulo ng kasama mo, saka mo pa biniro. Okay? Saka mo pa biniro. So, dapat tamang-tama. So, napansin nyo si Pastor, di ba? Lahat ng sinasabi dito, lahat siya nasa timing. Hanggat kaya ko. Iniisip mo yan, okay? So, yan. So, ganun, isipin nyo lagi. Hindi, tama lang sinabi ko, tama naman, totoo naman eh. Dapat sa tamang panahon din, okay? Tama ba yun? Hindi pwede sabihin tama yung sinabi mo. Ngayon, yun yung ibig sabihin ng due season. Ngayon, pag kailangan mong purihin, hindi pwede hindi pagpaliban mo pa yun. Diba? So, yun lang yan. Medyo madali lang yan. Okay. Verse 24. The way of life is above to the wise. But he, that he may depart from hell beneath. Okay, ano yun? Ganda niya, no? So, pinag-usapan yung impyerno. Naniniwala ba sa impyerno? Gusto niyo ba doon? Yan, nakala ko. Oo ka dun, eh. Masama yun, di ba? Mainit doon. Okay. So sabi niya, paano daw? That may he may depart from hell beneath. So, paano ka daw makakalayo sa impyerno? Alam mo, sa King James ang gamit mo, lahat yan, sakto eh. Hindi yan kakamali. Kasi sabi, the way of life is above to the wise. Ang sabihin nun? Ha? So, pag naligtas ka, lagi ko sinasabi siya, di ba, matalino ka. Okay, at least, maaaring hindi ka matalino sa ibang bagay, pero, the fact na yan, pag nag-solving tayo, hindi lahat ito. Hindi lahat, papakinggan tayo. Nakita ko, napansin ko yung ano namin kanina eh. Tatlong lalaki, kabataan, sabi ko, mahirap itong mga ito. Yung nagbabasketball pa. Hindi lang, bahala na. Baka ano eh. Hindi, sige. Ayun, nasyara naman yung dalawa. Tumanggap, kaso yung isa, medyo ano pa nga yan eh. Medyo patingin-tingin yung isa, talagang di na. Nakinig siya, naintindihan niya, kaso ayaw niya tumanggap. Okay? So, matalino ka pag nag-decide ka na tanggapin si Jesus. Kasi, makikita mo yung wisdom dun eh. Na hindi mo alam naman anong gagawin mo sa buhay mo. Eh, siya yung Panginoon. Okay? Hindi naman niya nagawa yung... hindi naman nagawa ng ibang tao, nagawa niya. Okay? At kahit pa yung mga peking Kristiyano still, mataas yung tingin sa kanya. Yung mga ganyan ako, yung bata akong Kristiyano, yung naisip ko lagi. Okay, alam siguro, may mga peking Kristiyano dyan. Still, bakit nila, sabi natin, hindi sila naniniwala, pero bakit sila nagkukunwari, naniniwala sila. So, yeah, so wise ka, okay? Sabi, tsaka sabi dyan, the way of life is above. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin, hindi galing kung kanino lang, no? Sa Diyos galing yan. Kaya makikita nyo sa Bible, ano eh. Magtutugma yan, okay? So, the way of life is above to the wise. Okay? Dapat na-recognize mo yun. Okay?
Nakinig kayo, ha? Okay? Yan. Kaya kayo nasa church para makinig, di ba? Lang na maglaro lang tayo dito. Tapos na yung laro, quiz. Okay? Kamaya ulit, ha? Kinig lang kayo, kahit ganyan kayo bata. Ano, ilan taong ka na? Chloe? 5. Oh, si Aiden, mag 5 na rin. Mga babae, mas advanced daw, eh. Next, the Lord. Pakibasa po. Ready, go. The Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. Ano pinagkapareho ng house saka border? Yung border, harang, yung bahay. Ha? Eh, siyempre, pag may bahay ka, may border, di ba? Katulad dito sa akin, may bakod. Yung ibang bahay, walang bakod. Pero meron pa rin wall. Okay? So, yung sabihin nung sisirain ng Diyos ang bahay ng mga mayayabang. Bakit? Ano yung sabihin nun? Masama yun. Okay? So, madalas sa hindi niya, either... Ano may sinisira yung bahay? Minsan yung... O, oh, pwedeng gano'n. Pwede rin, ano, nag-gera. Katulad niya, yung kwento sa Israel, gano'n ang gano'n eh. Mayabang kayo, iniwan yung Panginoon, kinalimutan yung Diyos, di ba? Ano nangyari sa kanila? Mayaman sila nung ano, kaso, hindi nila nasustain. Bandang uli, pinag-interesan yung kanila, sinakop sila, sira. Pati temple na pinagmamalaki nila. So, gano'n yun, huwag yung sabihin, ano, walang mangyayari sa akin masama, matalino ako eh. Lahat ng bobo, sa palagi nila, matalino sila, alam nyo ba yun? Kalaan nilang yun. So, huwag kayo maging mayabang, okay? Ano yung kabaliktaran nun? But He will establish the border of the... Ano yung widow? Widow. Ano widow? Byuda. Byuda, yung babae na namatayan ng kasamang lalaki. Okay? So, pero sabi dito, ang Diyos pa ang mag-i-establish yung border. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin nito, obviously, kabaliktaran ng proud. Yung widow kasi, talagang ano yan, parang abang-aba yan. Sa panahon nila ng pagbabae ka, wala kang, ano, trabaho. Babae ka, namatay yung asawa mo, yung nagpo-provide ng pera, ng pagkain, tapos namatay, anong gagawin mo? So, talagang ano yan, kawawang-kawawa yan. So, pero sabi ng Panginoon, i-establish yung border. So, ibig sabihin, may tutulong sa kanya at ang Panginoon yun. Okay? By the way, sa Bible din, kung kayo, ako naman, namatay kayo, namatay yung asawa nyo, pwede kayo bumalik sa tatay nyo. Dapat ganun. At ang magandang setup nga talaga, kung naman, babae ka, kahit lalaki ka, pag hindi ka pakasal, doon ka lang sa nanay-tatay mo. Okay? Yung iba ngayon, sobrang liberal eh. Dalaga binata pala, nagsasarili na. Okay? So, hindi maganda yun. Pero mahirap sabihin din yung mga yan. Pero the best dyan, huwag kang lalayo sa magulang mo. Okay? Pag babae ka, pag binigay ka nun sa lalaki, doon ka lang lilipat. Yung lalaki naman, ganun din. Pag magsasarili ka na, mag-asawa ka na. Okay, may question ba doon? So, huwag maging mayabang. Alam nyo ba yung mayabang, mga bata? Ano yung mayabang? Anong ginagawa ng mayabang? Mayabang. Huwag mayabang, ha? Huwag mayabang. Okay. Next, pakibasa mo. Ready, go. The laws of the wicked are abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. Ito lang magulo. The thoughts of the wicked are abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. So, kanina, di ba, ano yung abomination daw? Shepherd. Abomination ba talaga yon? Obviously, para nakikita ko dito, mga mayayabang din to, mga Egyptian. So, sila ay palibasa nga. Kasi yung, hindi ko rin actually alam pa eh kung bakit abomination yung ano. Siguro, hindi kasi sila may mga cattle din naman sila eh. So siguro, hindi ko alam, siguro mayabang nga. So yan ang trabaho nyo, kayong lahat, tatay na, yan ang trabaho nyo. So hindi ko alam eh, pero obviously hindi dapat masama yun, di ba? Pero itong mga iniisip daw ng mga wicked, nakakita na kayong taong masama. Ang iniisip niya, masama. Handaan nyo yan.
Kaya dapat, paano kayo magiging pure? Pag puro salita ng Diyos ang iniisip nyo, na kinapakinggan nyo, mas bubuti kayo. Ganun yun. Sabi ni Jesus yan, "These words that I've spoken to you, you are clean by the words which I've spoken to you." Yun ang sabi ni Jesus. Pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, malilinis kayo. Malilinis kayo, malilinis kayo. Pag puro si Vice Ganda pinapanood nyo, dumi ang utak nyo, may sira ulo nyo dun. Kaya hindi mo dapat pinapakinggan yun sa TV. Ay, wala na kaming libang iba eh. Basa ka ng Bible. Diba? Yung mga kaninang kwento na, mas maganda pa yun. Yun, totoo pa. Lahat ng mabasa mo sa Bible, totoo. Ang sana, may nakakatawa rin minsan sa, ano, sa Bible, diba? Minsan. Mas maganda pang Bible na lang aralin natin. Ah, sige ito, medyo simple na ito eh. Paulit-ulit na ito sa Proverbs. Pakibasa mo. Ready, go. Okay, so parang may nabasa tayong ganyan, di ba? Greedy sa Proverbs. Pero sabi dito, ang kinontas naman niya ngayon, yung hated gifts. Uy, taga lang. But hate gifts? Sinong gusto ng regalo? Lahat naman tayo, di ba? Libre. Pag sinaming regalo, libre. Walang bayad, walang kapalit. Bibigay lang sa'yo, sa'yo na. Ay, syempre, gusto natin yan. Pero, ang sinasabi dito is, yung kabaliktaran ng greedy. Sino ba yung greedy? Madalas ito, yung mga politiko. Alam nyo may politiko? Mga lingkod bayan ko, no? Kasi ang lingkod bayan, bakit? Kasi pag ikaw yung naglilingkod sa bayan, kunwari, hindi, totoo, ha? Ikaw yung syempre pinagkakatiwala ng mga bagay na ang kayamanan mo, yung kayamanan ng, ano, ng bansa, kunwari. Diba, nagbabayad tayo ng tax dyan? Okay, so iniipon nila yan, dapat yung gastosin nila sa dapat nilang gastosan. Eh pag greedy sila sa gain, anong gagawin nila doon? Ibubulsa nila yun. Nung wala ako, sabi niya, hated gifts. Ano yung gifts ngayon? Ito yung mga bribe. Pag sinabing ano, sige, ano ba? Kunwari, nagkaroon ng batas. So, lahat ng walang paradaan dyan. Okay, may sasakyan, walang paradaan. Ano yan? Nahatakin yan. Eh, yung maghahatak ngayon, babayaran. Huwag mo lang hatakin yan. Ito ang bayad ko sa'yo. Regalo ko na sa'yo to. Pero hindi dapat siyang bigyan ng regalo kasi nga, lingkod bayan siya, okay? So, kaya sabi dito, yung pag-ayaw mo nun, he hate gifts, yun yung maganda. Kasi hindi naman para sa'yo yun eh. Kaya mo ginagawa yun, pag lingkod bayan ka, para sa lahat. So, hindi mo gustong mangasal lang or gusto mo lang manghatak ng sasakyan, hindi. Pero gusto mo kasi magkaroon disiplina yung tao, okay? So, napaganda niya ngayon. Hindi niyo pa masyado na ano kasi mga kabataan. Pero pag na-realize yung mga kabataan, na especially yung lingkod bayan nga, okay? Darating yung time na makapagkatiwalaan kayo kahit sa mga klas. Sa klase niyo, di ba? Kasi magkakaroon kayo ng treasure, di ba? Magkakaroon kayo ng pondo. Kailangan namang ano ka pa. Bilangan ka pa niyan. Doon may auditor dapat. Ano? So, saan na talaga tax. Yung tax dapat sa ginagawa ko na, gagawa ng ano, yan. Sira na naman yung ano dyan. Yung aspalto. Dyan sa... sa nangka. So yun yung, para may papagawa nun, yung perang dinabagay sa kanila, gagawin yung mga bagay na kailangan din natin. Kaya ito, ng kalsada, na kung ano-ano. Ano ba kailangan natin? Hospital, dapat, di ba? School. May pagkain minsan, yung iba eh. Ano pa? Yeah, madalas kalsada, tapos yung mga infrastructure na kailangan natin, train. Okay? So pag binulsa yan, kawawa tayo pare-pareho. Sila yung nakinabang. Okay? Pero, ano yung sinabi dito? Kapag he hate gifts, shall live. Ano yung kabaliktaran ng live? Mamamatay. Okay? Isa, mapapatay ka dyan. O, siyempre, sa impyerno. Sa lahat na mahirap maligtas, yung mga tao mandurugas. Diba? Mahirap yan. Mahirap kausap yan, gagawin kang kalokohan. Pero actually, ang totoo, siyang loko-loko. Kaya yung makinig niya mga yan, ang hirap niyang kausap ng matinong usapan kasi sila nga loko-loko. Okay, mga bata? Ready? Next, verse 29. Ready, go. The Lord
is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Okay, medyo madali lang, di ba? Pag malapit ka sa Diyos, ang daling pakinggan ng panalangin mo. Pero pag ikaw wicked, ang layo mo sa Diyos. Di ba? Kaya yung iba, sinishare din natin ni... Alam mo, naniniwala ko may Diyos. Nag-iisip pa. Malamang sa hindi yung taong yun, may ginagawa yun, di ba? Paano may isip na walang Diyos? Di ba? Sige nga. O gagawin mo katatawanan yan. Unless, may kalokohan ka medyo malaki. Okay? Kaya don't be wicked. So, pwede na mangyari sa atin yan, kaya don't be wicked. Okay? Para yung panalangin mo, gusto nyo ba yun? Yung panalangin mo, para ang lapit mo lang sa Diyos. Lord, kailangan ko nito. Bigayin mo naman. Uy, andyan na agad. Diba? Kasi wala naman siyang ibang dahilan. Hindi, ano, bigyan ka, diba? Kasi malapit ka sa kanya. Next, ready, go. The light of the eyes rejoices the heart, and the good report maketh the bones fat. Uy! Okay, so ako, nananabahan na ako. Ibig sabihin ba? Hindi. Ano ibig sabihin ng good report? Gandang balita. Gandang balita. Talagang magandang katotohanan. Okay? Paano ba tumataba ba yung bones? Ah, tingnan natin yung kabaligtaran. The light of the eyes. Andito magkabaligtad eh. Complementary. The light of the eyes rejoice the heart. Ano yung sabihin nung may ilaw bang eyes? Okay, naalala niyo yung sinabi ni Jesus sa the light of the body is the eyes. Diba? So, yung sabihin ito, pag maganda yung pumapasok sa mata mo, maganda yung nakikita mo, okay, kumpara mo naman sa puro kalokohan yung nakikita mo, kaya po nag-aaway, paglabas mo ng bahay mo, nag-aaway, nagbumurahan, tapos nag-aaway yung nanay-tatay mo, nag-wrestling, susuntukan, kahit hindi mo maano, nakikita mo yun eh. Ang pangit nun. So, hindi ka matutuwa, di ba? Matutuwa ba kayo naman, mga bata, nag-aaway yung magulang nyo? Gusto nyo ba yun? Mag-aaway yung magulang. So, ayaw natin yan. Kaya pag naging magulang na rin kayo, huwag kayo mag-aaway. Ganun lang yun. Kung mag-aaway kayo, magtago muna kayo. Kaya sabi dyan, good report make it the bones fat. Ibig sabihin lang nun, naiyayamang ka. Okay? Ibig sabihin, sagana ka. Okay? Alam nyo ba yon? Pag sinungaling ka sa trabaho, o hindi mo pagkatiwala yung report mo, pinagawa ka ng report, uy, kumikita tayo. Yung pala, hindi. O kaya naman, uy, logi tayo. Hindi naman pala. So, dapat accurate. Yan, mga bata, tinitrain ko yan. O ano nangyari dito? O ano si ano? Amusta si ano? Salit, pwede ko naman tingnan sa sarili ko yun. Bakit? Tatanungin ko yung bata. Para maintindihan niya na minsan pinagkakatiwalaan siya ng magulang niya, dapat maayos yung report na i-report mo. Maayos, accurate, hanggat maaari. Okay? Para sinasabi ng Diyo, huwag kang sinungaling. Okay? Maraming matutuwa sa'yo. Okay, next. Ready, go. The ear. The ear that heareth the truth of life. Yan, ganda. So yan, mga bata, ha? Saan kayo dumakarinig ng pinapagalitan kayo, pero lalo kayo magiging wise. Sa mga bata, si Chloe, saan ka tatalino, Chloe? Sa? Pakilakas. Saan ka tatalino? Makakarinig ka ng mga salita na pag naintindihan mo yung mga sinasabi, tatalino ka. Sa church. Sa church yun. Pwede rin sa school. Pwede rin. Pero, ang scope kasi ng pinag-aaralan yun sa school, math, science, hanggang dun lang. Okay yun. Kasi susupplement yun yung knowledge nyo, paano ka mabilis mag-compute, okay? Paano ka mabilis mag-decide, okay? Pero yung talagang magandang mapapakinggan mo, sa church yun. Dito talaga pag-uusapan yung eksaktong sinabi ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos, therefore itong tama, itong katotohanan. Saan mo marinig yun? Marinig mo ba yung sa balita? Marinig mo ba yung kay ano? Kay Willie
Willie, ano, kay Tito Vic and Joey. Hindi. Joke time yun eh. So, makikinig yan yung katotohanan sa church. Okay? Kaya misa, pinapagalitan ka. Diba? Pero sabi dyan, pag lagi ka napapagalitan, natututo ka, at pag natututo ka, sino mga kasama mo? Yung mga hindi marunong, hindi. Siyempre, gusto mo yung mga marunong din, di ba? Matalino din. Kasi, ayaw mong kasama ng mga lagi mo nilang tuturuan. Ngayon, pag matyaga ka talaga, teacher ka, doon ka, pero hindi mo gusto lagi doon. Entindihan niyo ba yun? Ang tao, ang gusto laging kasama niya, yung medyo kahilera niya. Di ba? Kasi hindi mo gustong laging... Ang hirap nun, kaya yung pastor lang di ko alam bakit nagpastor. Naging ano, kaabutin niya yung mga mahina minsan, okay? So, pero gusto mo maging matalino, saan ka dapat lagi dun sa kung saan ka nakakarinig ng pinapagalitan ka, pero magiging matalino ka. Okay? Next! Ready, go! Okay, so parang inulit niya, no? So, reproof ulit. So, sabi dyan, ano yung magkapantay dyan? Instruction tsaka reproof. Ano daw dapat natin gawin sa reproof? Sabi sa bandang huli, kumuha ka nung get it, understanding. Hear it pala. So, pakinggan mo yung pagpinapagalitan ako, yung ako nang makinig. Uy, galit siya. Ayaw mo nang pakinggan kasi galit na siya eh. So normal sa atin yun, di ba? Ayaw natin pinapagalitan. Pero pag yung nagtuturo sa'yo, nagalit sa'yo, pero kurang, nanay mo, okay, magulang mo na matino, teacher mo na matino, okay, yung preacher na nag-preach, sinasabi niya yung mali mo, hindi para lang ano, maasiwa ka. Sinasabi niya yung para matuto ka. Okay, at pag yung mga mali mo, sinasabi, ito mali to, ito laging late, kunwari, ganun, ito hindi naliligo, ito hindi nagtutoothbrush, ito hindi nagsusuklay, di ba? Oh, hindi ka na nagsuklay, oh, late ka na naman. Ay, pinagalitan na naman ako. Oh, yung ingay mo na naman. Di ba? Ayaw natin yun, pero kailangan mo marinig yun. Para maintindihan mo, hindi pala dapat ako nag-iingay, hindi pala ako dapat nalilate, hindi pala ako nagsusuot ng kung anong... hindi magandang damit. Di ba? Pag pinagalitan ka, naiintindihan mo kung ano yung mali at yung tama. Okay? Kaya sasabi dyan, eh pag ayaw mo nun, ano yung sabi ng refuse? Ayaw mo, tinanggihan mo. Uy, bibigyan kita ng instruction, ayoko nyan. Ano mangyayari sa'yo? Sabi dyan, despise. Ano yung despise? Look down. Okay? Para mo na rin ayaw daw sa sarili mong kaluluwa. Ano sabihin mo? Kasi yung kaluluwa mo, yan ang pag mapapabuti yung kaluluwa mo, yung sarili mo, yung karakter mo, pag ikaw ay nakikinig lang, sinasabi, ito, mali yan, mali yan. O, sige po, hindi ko nakagawin yan. Pag ginawa mo yon, nakinig ka tapos hindi mo na ginawa yung mali, parang pinag-iayaman mo yung kaluluwa mo. Kaya sa church din na ganyan, madalas, ay hindi. Meron din sa labas, pero ito yung pinaka-pinaka. Lahat ng ginagawa, so simula sa kantahan, piling-pili yan, yung kinakanta natin. Okay, yung bihis natin. Yung ating lahat. Na? Pati yung timing natin, hindi naman tayo nagpapakamatay dito sa soul winning. Diba? Sakto lang. 2 oras, okay na yun. Pahinga ulit, kain. Sa'yo, buhay, diba? Uy, mag-aaral tayo ngayon. Hindi naman tayo papaguri ng gusto, diba? Lalo pag kayo yung andyan, nakikinig lang kayo eh. Medyo mag-iisip din kayo, nakapagod din. Eh. Pagkatapos, pahinga naman. Sarap ng buhay, di ba? Kaya yun, huwag nyong, lalo mga bata, huwag nyong i-refuse ang instruction. Dapat, ay, ano pong ano, nay, ano pong ano? Ah, ganun ba yun? Sige. Iniisip mo, papakinggan mo. Ah, bakit kaya ako mali? Bakit ito yung tama? Pakinggan mo lahat yun. Next time, anong gagawin mo? Mali ulit, ganun ba? Pag pinakinggan mo yung instruction, tama ka na. Oh, sobra na yan, oh. Binuhos mo yung asukal. Eh, sobra yan, ano, tama lang, isang kutsara lang. Ah, isang kutsara pala. Oh, next time, magtitimpla ka na naman. Ay, sabi sa akin, isang kutsara lang yung asukal. Okay na yun, di ba? Tumatama ka. Lahat ng instruction na bibigay sa'yo, ganun yan.
Huwag kang malit. Ano pa? Matend ka ng church. Magbasa ka ng Bible. Mainig ka sa magulang mo. Maligo ka araw-araw. Okay? Huwag kang magsigarilyo. Huwag kang mag-drugs. Lahat yun, instruction yun. Di ba? So, mapapabuti ang kaluluwa mo. At sabi dyan, anong get it, understanding, magkakaroon ka ng pangunawa. Okay? Last, ready, go. The fear of the Lord is the natural of wisdom, and the poor honor is humility. Okay, literal muna. Sabi dyan, pagtakot ka daw, may takot ka sa Diyos, yung tamang takot sa Diyos, yung takot na yon sa Panginoon ay ang ano yung instruction? Kautusan or ano nga ba instruction sa Tagalog? Ang pag ay turo ng karunungan. Okay? So, para ka daw tinuturuan pag ikaw ay may takot sa Diyos. So, tama, di ba? Proverbs 3, 5 ba yun? Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. But, fools despise wisdom and instruction. Di ba? So, pag may takot ka sa Diyos, para ka nang ini-instruct. Tama ba yun? Kaya ako, yung mga anak ko, syempre, minsan hindi niya alam gagawin, di ba? Kala nung mga bata minsan, kahit anong gagawin ko. Woo! Ayan, sabitan ko yan, di ba? Yung mga bata, di ba? Anong gagawin? Papaluin. Bakit? Mali pala yung ginagawa mo. Okay? So ngayon, habang nga nakikinig ka, nagkakaroon ka ng wisdom, pero una sabi doon, may takot ka dapat. Okay? Kaya importante yung magulang, pinapalo yung anak. Hindi pwedeng kahit ano gawin mo, pag hindi takot yan, yun, isa yun sa mga ano, nakikita ko yung minsan kay Stephen, pag takot siya, okay, sumusunod. Pag medyo nakakalimutan niya na kailangan niya sumunod, dapat paalala niya ulit yun. Tama ba yun? Kasi pag wala kang fear, nagiging masamang tao ka, lalo na sa Diyos. So, dapat takot tayo sa Diyos, takot din tayo sa mga legitimate authority natin, sino authority natin, mga bata, magulang, sa school, teacher, sa dito, yung pastor, okay? At sabi dyan, and before honor is humility. Ano yung honor? Karangalan. Okay, papapurihan ka. Parangalan natin, si Chloe, best behave. Okay? Paano mangyayari yun? Dapat, sabi doon, humility muna. Isabihin, humble ka. Lahat yan, walang tao na napakayabang tapos pinarangalan. Ay, may kilala ako nun. May oras din yun. May oras din yun. Tsaka minsan, yung honor nila, hindi naman talaga honor. Nora honor lang. Hindi honor. Joke time yun. Ibig sabihin bang, ha? Pwedeng sa maling paraan. Alam nyo ba yung mga, sabi nga ni Paul yun eh. Sabi si Paul ganyan eh. Sige. Anong magkaiba ng reproof tapos correction? Reproof, correction, yun nabanggit ko last time, di ba? Pag reproof, talaga tinuturo yung mali mo. Pag rebuke, pinapagalitan ka na. Pag correction, medyo ano lang, siguro konti lang yung pagkakamali mo, hindi galit. Oh. Ah, hindi yan, ganito. Ah, okay, sige po. So, merong depende sa pagkakamali mo. Pag matindi yung pagkakamali mo, tumitindi rin yung pag-correct. Pero may pagkakapareho yun. Okay? Pag ni-review ka, kinokorek ka din, ni-reprove ka rin. Pero, may pagkakaiba lang sa context. Sa approach. Approach lang. Mm. Yung correction, ayun yung pinatama ka. Okay, yung review, dinatama ka rin, pero medyo galit. Galit talaga pag review. Pag reprove, medyo lang. At pinopoy talaga yung mali mo. Okay na? Okay. Time na rin, no? Question ba kayo, mga bata? Mga sharp to mga to, ha? Naintindihan nyo ba? Ha? Do you understand? Next time, huwag kayong magkukulitan, ha? Ha? Sa maganda, maligo kayo para hindi naman kayo papawisan dito, eh. Basta huwag lang kayo makulit.
Okay, let's pray. Ah, ito na. Question. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa buong Proverbs na pinagpapatuloy namin. Iba pa ulit-ulit, but yung iba, Panginoon, at least familiar kami. Pagkatapos namin ito, we all, we have the much of what we need, especially mga kabataan ito, Lord, mga terms na ginamit nyo rin all throughout the Bible, ay maintindihan namin, mga co-familiars kami. Especially mga gandang principle dito, Lord, about life din, practical na mga pakinabangan, mga kabataan, at bawat isa sa amin, Panginoon. So, pray na magkapatuloy kami sa aming mga manaligtas, Panginoon. Maraming salamat po dito, Lord. Sila po ay mga disciple din. Makapunta sila dito. Yung mga nagsabi din, Panginoon, hindi sila mahadlangan. Basahin nila yung Bible nila. Yung mga panauhin namin ngayon, Panginoon. Masanay sila sa church setting. Sila po ay kawaan nyo din po, Lord. Ganun din po kami, Panginoon, sa aming magkatabaho. So, for the rest of the week na naman, Panginoon, kayo pong malulati sa aming ginagawa. At palaan nyo na po ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.